Michelle Banaag lumayas at nagtatago na daw, bit-bit pa niya ang anak nila ni Tekla. Ang buong detalye isusunod na. Kahapon nga ay nabuking na ni Rafi Tulfo ang mga pagsisinungaling nito sa kanya. Galit si Rafi Tulfo dahil naghamon di umano ito sa kanya at sa mga netizens na ituloy ang drug test. Imbis na lusot na sana ito kay Rafi Tulfo at bibigyan pa siya dapat ng tulong nito pati na ang kanyang mga pamangkin. Pero nagbago ang ihip ng hangin nang bigla daw itong mag-message sa staff ng RTIA na aatras na raw siya sa drug test dahil ayon daw sa kanyang tiyahin ay nabinat na daw ito at baka kumputulan pa siya ng kanyang buhok ay mas mabinat pa daw siya lalo. At ang kwento pa niya kay Rafi Tulfo, tuwing hapon daw ay sumasama ang pakiramdam niya. At iyon ang ikinadismaya at ikinagalit ni Rafi Tulfo sapagkat ito lang din pala mismo ang gigisa sa sarili nitong mantika. Matatanda ang maraming mga netizen ang binash si Rafi Tulfo sa pag-aakalang pinoprotektahan di umano nito si Michelle. Tinaya pa kamo nito ang kanyang reputasyon at kredibilidad dahil gusto di umano nitong tulungan si Michelle. Kahapon din ay inutusan na ni Rafi ang kanyang mga tauhan na kontakin ang DSWD para ma-assist si Michelle at kanyang kapatid at para kuhanin ang mga pamangkin nito at mismong anak nila ni Tekla sa kanyang pangangalaga sapagkat wala na daw itong makain at adik pa. Pati kapatid daw ni Michelle ay madadamay sa kaso kung sakali dahil para kay Tulfo ay pareho lang itong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at hanggang ngayon ay gumagamit pa rin daw ito. Ayon sa report, lumayas na daw si Michelle bit-bit daw ang anak nila ni Tekla at nagtatago na ito. At yan ay ayon mismo sa kanyang tiyahin. Matatanda ang kahapon ay nakiusap si Michelle kay Tulfo na huwag na daw ilayo sa kanya ang anak nito pero pinagpipilitan ni Rafi Tulfo na kuhanin sa poder niya ang bata dahil hindi na raw ito safe para sa kanya. Pinaghahanap na daw ngayon si Michelle at ito na ang talagang magpapatunay na talagang guilty at maling-mali ang pagpapahiya nito sa kanyang kinakasamang si Tekla. Bumalik lang lahat sa kanya ang di magandang ginawa nito kay Tekla saad pa ng isang netizen. Bagay lang daw sa kanya yan dahil wala di umanong nananalong masama sa kabutihan. Siguro may mga kasalanan din si Tekla pero hindi naman para ipahiya ito sa madla. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe and mag-comments down below. Muli po, Yo Palermo!